Mga hapon sa inyong lahat, mga kaibigan. And again, tuloy-tuloy pa rin yung ating Dota action dito sa China Division. And syempre, eto nga, Xtreme versus Knights, I thought, delicates tong laro na to. Ha? Kasi, diba, may current issue tayo with Knights. Pero so far, hindi naman proven sa ngayon. Dahil for sure, naglalaro pa sila dito sa DPC. So, hindi natin alam. Kasi kung totoo yung mga nangyari or yun ngang accusation sa kanila, talagang tatanggalin naman ito sa DPC right away kung napatunayan nga na ganun. Pero so far, wala pang actions na ginagawa si Valve. So, tuloy muna sila dito sa tournament, diba? So, yun nga mga tropa, be sure to share our live stream. Hindi tayo official broadcast sa China region. Pero, Southeast Asia and Western Europe. Goods tayo dyan, mga kaibigan. Kaya, anood na kayo sa Monday, Wednesday, and Friday. Yan, MWF tayo para sa ating official broadcasts. Tama ka dyan. Pero we do have first two picks already, JB, and Xtreme Gaming securing this Death Prophet and Disruptor for China region. Sobrang hot pick din itong si Death Prophet. Most of them talaga gustong-gusto nilang kunin to, unlike Southeast Asia. Iba yung hot pick sa atin. Dito, I mean, sa atin, there's the Lina, although na-ban out Ember Spirit, still available and open. So, pag sa Southeast Asia na, automatically, first two picks, nandun kagad yan. Especially yung mga heroes. Kasi, I mean, players natin from Southeast Asia, sobrang aggressive when it comes to middle lane. Kaya Ember Spirit, sobrang gamit hot na gamit. Pick. Yes, that's for sure. And Tiny and Broodmother naman, sa Knights. Ang bilis ng sagot dito ng Knights na Tiny Broodmother. For Brood, nakita ko din to na binaban na sa Eastern Europe kagabi. Nakita ko din na talagang ban na ban tong hero na to. Pero Tiny, parang kahit saang region na bibigyan ng value tong hero na to. Given nga na high damage output, early yung kanyang pag-online, tapos disable pa na goods for a team. Oo, tsaka adjustable kasi itong Tiny. Could be a middle lane, could be a position 4. And hindi kasi siya, sabihin natin na nerf siya kahit papano way back. Pero until now, buhay pa rin yung hero na to eh. Kumbaga, wala pa siyang time na, uy, iglip ka muna. Unlike any other heroes na talagang hindi na natin halos makita onto this meta. Yeah. Pero we'll see. Eto ngang Knights and nagpa-ban out sila dito ng Spectre and a Batrider. Makes sense kasi wala naman silang pangligtas sa ngayon with their first two picks. And sobrang annoying yan when it comes to laning phase. And as for Xtreme Gaming naman, okay, binan out nila Shadow Fiend. Eto, oo, at saka Clockwork. So, yeah, given na meron silang Disruptor onto the backline, so makes sense as well. Nag-peak out sila ng Primal Beast. Ayaw mo ng, for sure, yung mga heroes na, alam mo yun, pumipigil ng channeling skills. And alam natin, Primal Beast, puro halos channeling yung kanyang skills. The Pulverize talagang magiging sulit para dito sa side ng Xtreme Gaming. Goods din pang pick off. And I just wanna take note yung Xtreme Gaming fast tempo. I mean, yung Death Prophet, mabagal yung cooldown ng kanyang exorcism. Pero once utilized correctly, pwedeng-pwede sila makakuha ng objective ng mabilisan. Diba? Yun naman talaga yung bayad na bayad sa kanya when it comes to laning, early stages of the game, exorcism to take down all those objectives para freely kayong maglaro sa mapa. And now, what's gonna be the answer for Knights dito? Kasi Broodmother could be an offlane already para sa kanila. Ranger. Draw Ranger. Ang akala ko nga yung Xtreme Gaming pa yung kukuha ng draw or kahit na sinong range. Pero sinundan nila ng Silencer, which is really a hero na pamigil sa Primal Beast. Pero sobrang quick ng Konka pick ng Xtreme Gaming. May sagot ka agad, KJ. Parang ini-expect na nila na okay guys, kapag hindi na pick out etong hero na to or na ban out, let's pick it out dito sa fourth pick. And great counter siya dito kay Broodmother sa kanyang Spider Links. Pwede siyang, let's say, kung malugi man yung bottom lane, he could defend that bottom lane and
even middle lane, kung asan pupunta yung broodmother kasi makunat yung isang kun ka, meron siya capability to clear out units and panghuli na din dito nga sa Drow Ranger and Silencer. Naku, medyo maganda tong pick for dito kay Primal Beast, di ba? Yeah. Kasi gaya ng sabi mo kanina, ano siya eh, combo breaker eh. Yeah. Yes, and especially kun ka din. Mahirap kalaban yung silencer sa mga ano eh. Etong strength hero. Oh, team fight plus strength heroes. Wala ka na nga masyadong mana kapag pa na-hit ka na hit ng silencer. Sakit. Ang sakit at baka hindi ka pa makapagbitaw ng combo. Possibly. Kasi maubos mana mo, maubos yung int mo. Totoo yan. And hindi lang yon, yung silence potential din ng isang silencer on point. So, depende na lang din sa usage ng kanyang ulti yan mamaya. Pero PL, tinanggal dito ng knights, which is fine, by the way. Kasi kung papansinin natin, single targeted karamihan sa side ng knights. And hindi nga ideal yung mga illusion-based hero na, or illusion-based carry para dito sa side ng knight. So, tinatanggal na nila yan. Slark, inalis na din. Mga hero na kaya lumapit kay Drow Ranger. Spectre has been banned. Same goes with the PL. Gaya na sabi mo, I agree with that na wala silang pangtanggal ng illusions ng PL and ayaw ng isang Drow Ranger yung PL onto team fights. Kasi nga, pwede siyang talunan. Kaya siyang lapitan. Annoying din sa sobrang daming illusions at maubos yung mana mo. But now, Tuskar middle lane ba to? Or could be tiny mid. Tiny mid. So, either way, pwede naman nilang gawin yun. And maganda din both of the heroes na katapat ng isang kunka onto laning phase. Kaya-kaya nilang, kumbaga, sabayan. Sabayan? Itangke din yung damage coming from this kunka. But an NP pick. Okay. Expected. Oh, kasi okay. Kasi yan din yung nakikita natin sa C. Kapag ka merong ranged na carry yung kabila, yan yung usual na sagot ng blacklist, yun yung nakikita ko eh. Kapag ka may Lina or Drow, ayan talaga yung nagiging answer ng blacklist. And ilang beses naman ang gumana, so let's see kung mapapagana ng Xtreme Gaming tong gantong klase ng lineup. Let's see, kasi sabi mo nga kanina, naalala ko na sinabi mo, ang aga ng timing ng Xtreme Gaming with the Death Prophet plus with the addition pa netong NPM, mas lalong bibilis. Oo, bibilis yung tempo nila. Unlike etong ang Knights, they badly need to win one lane at least. Etong Broodmother's lane could be lane na pwede silang maglaro, ma-push out nila kaagad. But again, there's a lot of heroes coming from Xtreme Gaming na kayang dumipensa onto that lane. But we'll see kung sino nga ba yung magwawagi dito sa ating game number one ng China Region Series number 1, Xtreme Gaming versus Knights. So, tingnan natin mga kaibigan. So, sa mga yan, kakapanood lang at kakatunin lang, please don't forget to share the live stream and comment down below kung ano ang inyong prediction dito sa ating game number 1. Yun. Share nyo na po yung ating live stream mga tropa. This is a best of 3 match. Mainam na maumpisan nyo nga yung ating laban para naman magkaroon kayo ng idea dun sa team na mapapanood nyo if ever makita nyo sila sa mga susunod pa nilang matches dito sa ating KuyaNic coverage. Yun. So, hindi man tayo official broadcast sa ibang region, eh, susubukan natin yung best natin na maihatid pa rin natin yun sa inyo. Kahit hindi tayo official broadcast. Pero, syempre, do understand na may delays tayo on some regions. And, syempre, guys, nakikiusap naman kami na sana there's no spoilers onto the comment section para hindi mawala yung thrill natin sa panonood dito sa ating game number 1. Pero okay, tingnan natin, this is gonna be NP as their mid lane. So, okay, napakagandang adjustment ito for the side of Xtreme Gaming. They put Kunka onto safe lane just to make sure na matipensaan yung top lane. Tsaka, yun talaga yung isa sa mga heroes na tatapat kay Broodmother. As you've pointed out, talagang heavily countered niya yung isang Brood. Hindi niya mapapakinabangan yung mga spiderlings later on. So, for Xtreme Gaming, they just want a good lane para sa kanilang mga heroes na pinili dito. At saka yung global presence ng NP, sobrang laking tulong yan later on
kumombo dito sa Kunka, there's the boat, there's the X mark, and kayang-kaya nilang bawasan kaagad yung heroes. Nakatapat nila eh, pero we'll see. Magkakaroon yata ng suntukan ha. Mukhang gano'n na nga, Ate KJ and the PYW. Nag-knockout lang ng bounty sa Baitakas and real quick, 3 bounties for the side of Xtreme Gaming. Okay. No, nang ganun-ganun na lang. Pero Alacrity with his mid-toss car. Alacrity from Southeast Asia region, way back, Reality Reef. Diba? Oo nga, no? Yan, si Invoker Lords. Invoker Lords. Parati niyang ginagamit. Pero naku, Alacrity, minamama ka agad. Parang tagal na na yung Reality Reef. Oo, diba? Nakakamiss. Nakakamiss ba? Kasi yun yung isa sa mga natatayaan ko dati. Sa Southeast Asia, kasi yun yung mga nakakalaban ng mga boom dati na Indonesia pa yung mga players. Sumasabay pa yung lineup nila way back. Pero right now, nandito na siya sa China region. Swap sila ni Xnova. Diba? Xnova, nasa sina ngayon? Ganon kasi talaga yung ano, Chinese teams, JB eh. Mm. May mga Chinese teams na nag-work out basta may isa silang Malaysian player or dalawa. Diba? Pansin mo, nagpapalitan lang sila. VG ata yun last time. May si JT nandun, diba? Eto, nandito speaking of JT, nandito siya. Yan. Sa Xtreme Gaming. Oo, kasama niya din dun sila, Paparazzi and lumipat lang sila dito sa Xtreme Gaming. So, yeah, mga tropa, 1 minute in. Pa lang dito ngayon sa ating laban. Hindi pa talaga ganun katagal. Pero kitang-kita nyo naman yung both teams. Parang nagbabrasuhan muna sila dito eh. Tansyahan muna ng strengths. Diba? Sa kanilang leaning. Pero mukhang even-even. Even-even lang talaga. When it comes to kill potential din kasi, yung hero sila dito sa may bottom lane, let's say silencer together with Draw Ranger, makakakuha ka lang na kill. One, sobrang naging malalim dito yung heroes ng Xtreme Gaming. Unlike Xtreme Gaming, they do have the potential skills na pwedeng pumatay sa may bottom lane, pero masakit yung right click damage itong Knights, at kayang-kaya naman nilang pumatay with those right clicks and skills coming from silencer. So kagaya nito, kaya nilang bawasan. Babawas at babawas talaga sila. And for Death Prophet, not that ideal yung Spirit Siphon mo. Kasi kailangan mong lumapit para lang may kasa yun. Where in fact, yung dalawa mo makakatapat, long range. Tama. Diba? Mas masasaktan ka pa kaysa sa damage na nadideal mo. At the same time, yung damage na nahihil mo from that Spirit Siphon, unless mataas na yung level nun. Oo. Oh, di ba? Pwede kang lumapit, mag-asim ka dyan, wala kang pake kasi malakas yung feel mo. Yes. Siguro mangyayari lang yun kapag ka nga yung isang Primal Beast, nakakontrol siya with that onslaught, no? So, ito yung pinaka-ideal niyang gagawin. Mag-pull ng creeps para maging maganda din yung kanilang creep equilibrium sa lane. To give that profit somewhat a momentum. Oo, pero nakita mo yon JB, ginawa ng Draw Ranger, napakaagang silence dito sa may bottom lane. That goes to show na masyado siyang nag-iingat na dito sa may bottom lane na okay, hindi ka pwedeng lumapit. And syempre, to prevent yung initiation na pwedeng gawin nitong CPYW. Syempre, ang layo kasi ng range ng Primal Beast. Nasa malayo ka palang naririnig mo na. So, with that he's gonna feel safe kahit papano onto that bottom lane na hindi sila mapapasok. Totoo. And kapag ka kasi hindi ka nabundol niyan, pwedeng-pwede mo siyang mayari kasi wala na siyang mobility skill eh. Yun lang talaga yung aasahan ng isang Primal Beast. Pagpasok at pagtakas. Pero sa may top lane, meron din naman nagaganap. Good glimpse from DY. Felix Xiaoba failed to get some kill. Wala kasi siya dito ngayong toss. Diba? Yun yung wala siya sa ngayon. Kasi pangkatapat nga naman niya dito, Kunka, tapos Disruptor. Eh kung itotoss mo lang naman yung isa dyan, which is most likely si Kunka, apakakunat, baka kayo pa yung mabanatan. Diba? Oh, yung ginagawa niya lang, tamang haras-haras lang eh. When it comes to kill potential, medyo mahirap yung gustong gawin dito ng Broodmother at saka Tiny. Parang kulang.
So they just wanted to secure yung lane dito sa may top lane. Same goes with the Kunkka na syempre hindi mo talaga mababaog if you're Broodmother and just a tiny onto the lane. Oh. Parang kung tutusin kulang sa aggression yung dalawang hero na to para makakuha ng kill, unless yun nga makakuha na sila ng decent item later on para nandun yung combination nila. Oh, sabi pa dito ni DY, thank you sa pag-pull. Hinatid lang yung mga creeps doon sa my newts. And Felix Xiaoba, being harassed by the Thunderstrike, Toss will be there to delay DY's attempt. Kaso Onslaught to dive and DY to take that kill. That's our first blood. That's a beautiful rotation from that Primal Beast. Tsaka alam ni Primal Beast na wala na siyang gagawin dito sa may bottom lane, JD. Mm-hmm. So, okay. So, we cannot get some kill. Hindi tayo makalapit onto Draw Ranger together with the Silencer. Why not get that first blood, which is importante, lalong-lalo na sa ngayon na wala pa nakakakuha ng first blood kanina. Tsaka, Disruptor naman yung nakakuha kahit sabihin natin, position 5 lang yan. Kapag nakuha niya yung item na kailangan, pambaliktad yan ng teamfight. Especially yung Aghanim niya. Mamaya. Pero, syempre, mamaya pa naman yun, mga kaibigan. First blood nakuha niya. So, early boots maybe for him para hindi siya malapitan itong tiny at matoss back mamaya. So, uy, napakabilis, ha? Grabe naman, the aggression is right there. Trample damage para nga dito ngayon. Kay Drow, he's way too low. But NP, nag-TP dun nga sa may punuan. Pero mga kaibigan, look at JT. Hinara siya dito na itong si Alacrity. Eto naman si Igo, naka-TP out pa. Primal Beast na naging ally. But XCJ will be taken out for a trade-off. Alacrity will be spotted inside the tree lines. Nagahabol si JT together with Paparazzi na ikulong sa puno. Walang pamputol unang beses, pero the glimpse will be there. But the snowball will deny that glimpse, but still he will take too much damage. Oh, beautiful bottle mula nga kay Alacrity. Kundi dahil doon, yatap talaga. Yatap talaga sana, pero oh no, grabe. Onslaught. Grabe naman yun, kakatipi pa lang. Trample damage, hindi nasulit. Naliligo. Naligo muna si Broodmother. Pero again, sobrang likot ni PYW with his Primal Beast from top lane to bottom lane and now again onto the top lane. Siyempre, kung ikaw yung Knights, magugulat ka. Parang kabute. Oh, kung saan-saan na lang sumusulpot itong Primal Beast. Pero grabe yung rotations na ginawa dito na Xtreme Gaming, especially on the bottom lane. Nakuha kaagad nila yung Tier 1 Tower, na-execute nila na maayos yung catapult timing. Plus napatakbo nila yung Draw Ranger, napatipi out nila. So naglakad yun. So it takes time. So he will miss a lot of experience and gold during that moment. Yun. Now, JT will have a, you know, safer place dyan sa may ibaba. Pero for Knights, ayaw nilang ibigay yun. Kung nakikita nga natin, pumoposisyon na sila dito sa may bottom para nga hindi magkaroon ng breathing space si Death Prophet. Wala. Partita, wala pang ultimate yung Death Prophet dito, ha? Pero basag na yung bot. Kaso, BYW gusto nilang kunin. KJ, mababigyan ng Avalanche. Makakapag-onslaught out. But the toss will be there. Felix Xiaoba, take the kill. Pero ang kapalit ay core. And you dig that trade all day. Totoo yan. All day, all night. Pero JT, wala naman siyang ultimate. Pero pinapatakbo lang niya. Ito nga si Draw Ranger. Pero apat yung nag-commit doon sa may middle lane. Pero nakagalaw pa yun. Nakagalaw pa nga siya eh. Level 4 lang yun na Primal Beast. Napakakunat. Siguro may third skill na yun. Kaya medyo makunat-kunat. Eto si Primal Beast at hindi siya namatay kaagad. Pero KJ, NP is attempting to take down that mid tower. It's a good thing merong 40. Or meron nga pong pangsalba yung Knights doon sa kanilang torre, which is etong silencer, pero top lane, patay na naman ang isang core sa side ng Knights. PYW. Kung ako, MVP agad. MVP-an ko kagad to si PYW. Hindi, kasi nakaka-relate ako sa ginagawa niyang position 4. Yung sobrang ikot ng ikot. And lahat ng ikot niya, may napapala. May napapala, plus may napapatay sila. Yep. Oh. Kaso, teka lang. Ayun na nga yung attempt at the onslaught will be charged towards XCJ. Kunkka, tinamaan na nga dito na snowball. He won't be able to TP out.
Ito ata, yung first attempt ni PYW na wala silang makukuhang trade. Pero, look at NP. Going now for this draw. Mapapabalik, may iwan sa kinetic field. Another trade happened. I spoke too soon, pero yung Xtreme ready pala sa ibang lugar. Oh, parang naging bait pa nga yung nagawa sa top lane para maiwanan eto si Draw Ranger sa mga bottom lane. Ito kasi mahirap kapag talagang nabasag yung lane ng Draw Ranger na wala pa siyang ultimate. Mm. If he doesn't have that ultimate, he cannot farm onto the jungle, JB. Mm-hmm. Hirap eh. Oo, yung rotations talaga kanina ni Paparazzi sa may bottom lane, sobrang worth it. At ngayon, saan na magpa-farm yung isang draw? Lalong-lalo na, pwede nang i-camp ng Xtreme Gaming itong jungle na to. Put some wards and stay dito sa area na to. Pero Knights wanted to reclaim kung ano ang kanila dito sa may jungle. And highly likely, mapapatay nila dito itong si Death Prophet. It is not that EXO just yet. Pero Snowball will connect. Kailangan lang dito ngayon itong si Death Prophet tumagal. Pero with that punch, nope, hindi na nga po may extend ang buhay ni JT dyan. Great timing yun, JB. Kasi yes, isipin mo, walang exorcism. Ginamit na kanina. Kailangan nilang ma-push out yung bottom lane para hindi nila malapitan ng malapitan yung Draw Ranger dito na nagja-jungle na nga simula ngayon. Mahirap lang. Wala pa siyang ultimate. Walang pantulong. Pero, oh, beautiful static storm. Uy. Pero napalabas doon. Mga kaibigan, hindi pa tuloy nakaangat yun ngang kinetic field. Pero DY naging pagkain pa dito nitong si Alacrity. Kaso napabalik na si Tropa. There's gonna be Alacrity being saved. Good toss coming from that Tiny. Siya na lang sasalo ng galit. And Xtreme failed to convert the first try nila. But finally, Felix Shauba nadali na. Alacrity, nagbabattle up lang dito ngayon. So he could fight once again. Pero that's something bad para sa side ng Xtreme sa attempt na yun. Ang ganda pa rin naman yung trade-off. Support. Oh, support. Maganda yung pagkakatoss back ng Tiny. Kasi kanina pa, nakakaligtas etong si Alacrity. Ipansin ko lang ha. Naghihingalo siya parate sa may team fight and that save. Eh, makakapag-farm siya sa ngayon and maybe secure a rune at least para pantulong pang rotate later on. Pero again, Paparazzi kasi talaga sobrang yaman. At ang hirap pigilan kasi there's no hero sa ngayon ng Knights na kayang sumabay wherein sa mobility ng isang NP. Walang nagta-travel, di ba? Usually kasi kapag mayroong NP, meron din isang hero na kayang sumabay sa kanya kung saan magpupush eh. Kunwari, magpe-pressure ng isang lane. Ang mahirap kasi niyan, kapag nakita yung isang hero ng Knights na nagde-depensa sa lane na pinupush out ng NP, NP could just TP sa may team fight. And pwede siyang umalis katulad nito. Mm-mm. Eh, this is an offensive play. Kailangan natin ng plus one dito. I could TP anywhere, anytime. Ang hirap pa niyan, kasi nape-pressure yung ibang lane nyo. Tapos, titeam fight kayo. Ay, yung mahirap sa ginagawa ng Knights. Eh. Sila yung naghahabol. And the smoke play. Alam nila. Alam nila yung laro ng Knights dito, JB. And there you go. Oh no. Teka lang. Na-reveal na nga yung Knights. Pero where there's gonna be the static storm. It missed so bad. Pero eto nga pong si XCJ madadali. Onslaught from behind. Patay pa dito ngayon si Phil Shauba. Snowball towards dito ngayon kay Ghost. He survived dahil sa Mordigan na sa pack, mga kaibigan. He will take down Kunkka, but he will pay the price. That's PYW taking the kill. Impossible tower para sa Xtreme. Possible tower. Ito, one step ahead. Yung Xtreme Gaming sa iniisip ng Knights. Siguro, they know kasi... Okay guys, si NP nagpupusha may bottom lane, walang nagpapakita sa baba, walang dumedepensa kahit sobrang lalim na ng creep wave kanina. And may nakuha silang kill sa may top lane, so they know na okay, pupuntahan tayo neto guys. Why not let's go for smoke and salubungin natin yung heroes ng Knights. They know na wala pa din global silence kanina during that fight, so walang magka-counter go, walang puputol sa combination na pwede nilang ibato. Yan, nang
I mean, the Static Storm failed badly, pero naitaguyod ng Xtreme Gaming yung laban na yun. Nandun pa rin kasi yung damage coming from other heroes ng Xtreme eh. Well-formed masyado yung Kunka together with the NP. So, even if matulak ni PYW palabas yung heroes dito ng Knights outside the Static Storm, baliwala pa rin kasi sapat pa rin yung damage ng Xtreme Gaming. 610, 4K gold lead ka agad. Ito, itong ganitong eksena halos hindi ko makita sa Southeast Asia. Kasi totoo. Dikit talaga yung laban sa Southeast Asia eh. Parang si at China nagkabaliktad, pero mga kaibigan, inside the Static Storm, Tusk will be dying. That's gonna be the global silence. It's a bit delayed. Pero, naku po, pumalag si Tiny. Binalagbag dito ng si tropa nating Primal Beast. Felix Shaoba will follow his friend. Pero hindi yun ganun ka-okay sa side ng Knights, KJ. Hindi talaga okay, JB. Dahil nga may mali na kapag nandito na ang isang broodmother sa may bottom lane ng hindi pa nababasag yung top lane ng Xtreme Gaming. So, ano na? Ikaw yung magde-depense, ha? Kumbaga wala siyang way to defend. Oh no, nahuli pa. Patay na naman mga kaibigan. Leeg tama nitong si Flyby. Tusk with the shard, blocking the path of PYW. The Prophet is dying, pero hindi siya matutuluyan dito ngayon sa bottom. NP is just focusing dun sa tore. And Xtreme, they're dominating Knights right now. Ang hirap kasi lumapit dito sa heroes ng Xtreme. Eh. May Atos na, meron na Guardian Greaves itong si JT. No. Oo. Ito na din kasi yung bagong build ng mga offlane Greaves sa ngayon. Greaves is the new raid pack. Oo. Guardian Greaves together with the pipe. Yeah. Depende kung ano yung kalaban mo sa may lane. Sometimes yung iba nag-raid pack pa rin. Pero not all the time. Not all the time. Hindi na katulad way back nung TI. Pero kung saan-saan ko na lang nakikita itong si Broodmother, and this is so bad. Kasi hindi niya na-pressure yung top lane. Well-picked masyado yung Kunka, and ang ganda ng pagkaka-adjust nila ng lane. Totoo. Yung mid-NP, no? I really thought that was an NP carry. Pwede pa rin naman kasi. Pero Onslaught, hindi niya naikasa dahil sa snowball, sabay sa pack. Patay muna si PYW. Siguro for Knights, masaya na sila sa mga ganun. Kahit sabihin natin, support lang yung nakuha nila. Achilles sa kill. Para sa naghahabol na team. Tama ka dyan. Kasi recovery stage nila eh. So, kung ano yung kaya mong kunin na kill, kunin mo na. Kasi you will never know kailan yung chance mong makakakuha ng ganong chance ulit. Oo. Oho. Ngira, pero buti at nag-CTP na dito ngayon yung Knights. And hindi siya napansin dito ng isang Death Prophet. Kasi within the range na yun ng glimpse eh. Vision lang kailangan dun ni Disruptor if ever. Hindi kasi nila kayang labanan sa ngayon when it comes to team fight. Itong Knights. I mean, Knights up against Xtreme. Lalo-lalo na with the presence of Exorcism. There's gonna be the glip near into that Onslaught. No chance to pop that snowball. Laho, KJ! Napakabilis gumalaw na itong Xtreme Gaming. Once they've seen itong ang si Tuskar na gamitin yung kanyang snowball, there's no way out. Kasi nandyan na din yung glip near to control para maging swak na swak nga etong si PYW with his skills. Yes. Tuloy-tuloy lang po yung pangarabas ng Xtreme Gaming dito ngayon sa ating game number 1, 7-14. Doubled na yung score ng Knights, mga tropa. What can they do about this thing? Yun yung kailangan nating isipin maigi. Iniisip ko nga dito kung ano yung gagawin ng Knights eh. Kasi isipin mo, Broodmother, hindi siya nakapag-apply ng pressure all throughout the jungle ng Xtreme Gaming. Kasi Kunka kasi, wala ka talagang magagawa dyan if you're Brood. And naka-spirit vessel siya, pero hindi naman siya sumasama sa teamfight. So medyo ano din yun. Medyo mahirap din yun. Kasi syempre, if you're Broodmother, talaga yung gagawin mo early stages of the game would pressure the map. Pero right now, with this kind of build, mapapressure kang sumama din Totoo. Sa may team fight. Pero what can you do?
you don't have any defensive item, pero eto, since yun nga, kailangan niya sumama para magkaroon siya ng charges, why not? Poke not. Tingnan natin kung ano yung mangyayari dito. They do have the global silence naman, JB. Pwede. Kunka, getting near sa kanyang BKB. So, and, I mean, yung BKB pwede mapigil ng suntok dito na itong si... Atal dito. Taskar. Si Taskar. Pero kung offensive naman gagamitin ni Kunka yung BKB niya, no problem yun. Diba? Andyan yung si Primal Beast to the Control NP as the richest hero sa side ng Xtreme Gaming. It will be very difficult fight para sa side ng Knights. Sobrang hirap. Kasi wala talaga silang magagawa sa ngayon. BKB na din si NP. BKB plus Glipnir, how to kill NP on this game unless talaga siya na lang mag-isa sa may team fight mamaya at nagkaroon na din kahit papaano ng damage itong si Drow Ranger, but so far naman for Knights, ang maganda naman dyan eh si Drow Ranger hindi naman talaga naiiwan ng sobra, di katulad kanina na nahihirapan talaga sa may bottom lane. And the last time na nakita natin siya namatay would be yung sa bottom lane pa, level 5 pa lang siya. It's just that right now, medyo masusuffocate ka din if you're Drow kasi nga, grabe yung, grabe yung map control dito ng Xtreme Gaming. Totoo. And props na lang din kay Drow kasi nag-iingat siya. Diba? Hindi niya pinipilit yung ibang area. Tsaka hindi na siya nahuhuli after that. Pero yun nga lang, yung kasama niya kasi yung nade-delikado. Drow without his teammate, medyo mahirap yan. Walang popronta for him. So, he cannot freely hit sa may team fight. Yun yung magiging problema mo later on. Kapag, okay, you're safe, but your teammate, ang lalambot, mahirap yun. So, as to why, ito si Alacrity building out that BKB kaagad instead of going to typical like a Blink Dagger and Desolator. So, he need to be safe first. Uy! Kailangan ng pag-iingat. Pero pumasok. Itong si Tusk with the snowball popping off his BKB to take out DY right away. Pero may auto buyback na ginawa dito ngayon. Itong si Disrupt. Tiny will be finished off here. That's a good trade. Pero it cost the buyback of Disruptor. Can they take one more? It is very important na makakuha pa ng additional kill yung Xtreme Gaming. Pero mukhang wala nang lalabas pa sa side ng Knights, KJ. Mukhang pupush na ata to Xtreme Gaming. Sayang kasi yung buyback ng Disruptor kung hindi hindi sila magpupush. At saka alam nilang, okay, wala nang global silence, guys. Wala nang pipigil sa kung ano natin gustong gawin. Wait, onslaught right there. Okay, glimpse sabay X-back. Balik-balik dito ngayon itong si XCJ. Alright, PYW being chowed by this Drow. Masakit-sakit yung natatamu niya, mga tropa. Makakawala pa naman, PYW dyan. Paparazzi, on the other hand, being controlled. Na avalanche, na tosan. Pero buhay pa din si kaibigan. And look at Flyby wanting a kill. Here's gonna be the Axe. Lotus Orb popped off. Or actually, kakabuo lang. Para dito ngayon kay Death Prophet, BKBs will be used by both carries. Pero Aegis ang napala ng Knights doon and that was good kahit papano. Na-prevent din nila yung tower push sa mid. Para sa akin, goods na yun. Na-pop nila yung Exorcism, na-pop nila yung BKB ni Paparazzi together with the Aegis of the Immortal. Good defense, I would say. Para dito sa side ng Knight, akala ko nababaliw na eto si Tusker dahil nga pinasok niya yung apat na heroes ng Xtreme Gaming. Tapang. Looks like, nandun na pala yung follow-up damage coming from the Tiny. May Blink Dagger na pala, kaya pala ang tapang. So, worth it yun. Nag-buyback din yung Disruptor during that fight. So, maybe right now, back to farming na lang muna both of our teams since cooldown pa yung kanilang mga BKB. And ito, wala pa rin laman yung kanyang spirit vessel. Ang hirap din kasi talaga sumama sa team fight if you're Broodmother. You don't deal that much damage. May ultimate ka nga, pero ganun pa rin. Wala ka masyadong damage. Pang ano, pang shove ka lang talaga ng lane, di ba? Doon sa ngayon, sa ngayon, pang pressure lang talaga. Pero with the kind of build nga na meron siya, he's going for Guardian Grip. So, he's planning to join team fights talaga. Yan. But wait, Primal Beast. Nawala yung smoke. Does have the face, but smoke is there. Snowball, hindi naman naaabot ito. Pero makikita siya nitong si Drow. Wala, masakit yan. Nag-pop na lang ng uproar sa Bipulverize 4 kay Tusk. Pero buti, doon si Ego. To at least
take the kill. Oh, tsaka gusto niya lang i-delay etong kill para makapag-pressure pa sa mapa yung kanyang mga kasama, makapag-farm pa na maayos, and that information na nandito yung heroes ng Knight, so you could really farm onto the area na malayo sila. So, still, para sa akin, good kill yun for Knights. Oo. Information na din onto the side of Xtreme Gaming, and so far, magiging passive muna ata at mukhang itutuloy muna ng NP yung kanyang assault kiras before going in or engaging in to actually hindi na siya nagkiras, iniba niya, he's going silver for that edge. Damage item silver edge para okay sa heroes dito ng Knights, pero I mean oy, pwede naman eh, pwede diba? Naman talaga palag naman additional lang yan, additional surprise para sa side ng Knights. And ito ah, yung Knights KJ. Si Draw ngayon nag-farm. Tapos itong si Tusk nakikipag stick around siya dito ngayon kay Tiny. And bro, they wanted to get a kill. And good word placement nga pala. Commended dito sa may triangle. Kaya may info yung Knights. Pwede sila lumaban. Ako, nakita na nga dito ngayon itong si Kunka. Yung pinakamakunat na wala na. Pero mga kaibigan, inside that static storm, saktong nakapag-snowball naman na ito nga si Tusk. BKB dito nitong si Ghost na wala mga tropa. Pero uwi, laho mo nga muna itong si XCJ. Wala eh, natupi yung dalawang supports dito ng Knights. Napakabilis lang. Nandun na kasi yung damage. Saka yung timing ng Lotus Orb din, JB. Ni The Prophet. Oo, ni DP. Dun nga kay Kunka. Kunka. So, na-dodge niya yung snowball dito ni Taskar. So, yeah. Napakabilis lang ng pangyayari. At saka, they don't have those burst damage capability para ma-burst down yung isang Kunka. Napakakunat niyan. Dalawang bracer, plate mail. Samahan mo pa ng armlet. So, how to kill Kunka if you do not have those damage coming from Draw Ranger? Kailangan niya muna siguro after niyang mag-build out ng BKB. Meron siyang, he could buy Silver Edge then para sa heroes ng Xtreme Gaming. Pwede, no? Or stop. Pike, ayan. Totoo, kailangan mo din talaga yung mga defensive item na ganun eh. Para magkaroon ka ng better position. Pero, I'm just wondering kung yun bang Xtreme Gaming nahihirapan na mag-close out ng game o nagkakataon lang na nauunahan sila ng Knights sa area na yun, di ba? Tingin ko naman sa ngayon, Xtreme Gaming, they know their potential when it comes to team fights and etc. But right now kasi there's no Aegis of the Immortal, kumbaga textbook Dota kasi yung Chinese teams eh. So if we do not have this advantage of having of Aegis of the Immortal, wag muna. Relax back lang to farming muna, and alam nila yung time nila kung kailan sila mag-i-smoke eh. At so far ngayon kasi may tinatapos pa silang items na eto, pag nakuha to ni NP yung kanyang Silver Edge, so for sure they're gonna go and get smoke some up kill. Oo, smoke. Wala din silang extra season sa ngayon, so mahirap talagang manlaban. So hindi pa sila well equipped right now. Ayan. Farm muna. Ayun, Silver Edge na, so pwede nang makipaghampasan etong si NP. And mukhang ready na din naman yung Knights kasi meron na nga ditong nabuo si Tiny, which is si 4 staff. Oh. Diba? So goods na din yan. May Greaves din. Ito si Broodmother, si Jamie. Oo, kasi kanina po. Nawala ako sa kanya. Kanina pa walang laman yung kanyang spirit vessel. Wala eh. Kanina pa naman kasi talaga sila dapat nakaka-kill. Pero hindi nila magawa. Hirap kasi niyan eh. Yung ganyang build na Broodmother. But it's the meta build ngayon. And hindi niya na-pressure yung may top lane. Kaya delayed din yung kanyang itemization. Uh-huh. Mga kaibigan at let's see. Right now, 20k na pala yung net worth dito ni Papa Rats. So, parang isa ahead ka ng one luxury item up against. Eto nga, Draw Ranger. But again, Draw Ranger is Draw Ranger. Even if mag-build out ka ng damage na Silver Edge lang or mag-build out ka ng defensive items, nandun pa rin yung ultimate niya and there's still the damage coming in. For as long as malayo ka sa target mo. Oo. For as long as walang nakakalapit. Yes, sir. Tama. So, Kunka. Wala. Chillax muna siya dyan sa may midline. Pero guys, yung mga items na nabuo nila, ayaw pa nilang i-reveal. Ayaw pa nilang ipakita masyado dun sa kabila. Di pa nila tinitesting.
So, bumubuelo pa lang to. I believe it's 29 minutes in. Parang, pa-approach na tayo sa late game, KJ eh. Yes, diba? Oo, papunta na nga tayo doon, JB. Pero mm-hmm. we'll see if tatagal pa ba yung laban natin. It's a matter of how you execute team fight. Especially Knights, kailangan nilang manalo kahit isa. It's an opening for them to come back on this game. Mm. But right now, kasi Xtreme Gaming, well-controlled, pressure sa lane, at Roshan, ang kanilang iniisip at gusto nilang kunin before going inside sa high ground ng Knights. Pero 10 minutes, 10 seconds na lang mga tropa. 10 seconds na lang, eh, magkakaroon na nga yata dito ng... ages 10 or 20? 20, oo. Medyo maliit diba? Kasi mga kaibigan. Oh. But, ayan. Malapit-lapit na din. Pero yung Xtreme, dito sila nakapuesto. And highly likely sila makakakuha niyan. Diba? Kasi yung Knights medyo malayo. Tatravel pa sila doon. It will be very hard na pumunta sa nakasetup ng Xtreme Gaming sa may rush pit. Oo, medyo malayo din yung lalakarin nila, if ever. Mm-hmm. But, we'll see. Dahil nga, importante yung Aegis dito. Kaso nga lang, they don't have that damage. Pero look at NP. Mm-hmm. Napakabilis niya naman nakuha yung kanyang Eye of Scotty. Napakabilis naman kasi ng farm. Kung titignan mo, 30 minutes, guys. 23K ang net worth. Kakatapos niya lang ng Silver Edge, ah. Oo nga eh. Parang 5 minuto pa lang, meron na agad na after 5 minutes, meron na agad siyang bagong item. Yeah. And they've got the info that Roshan is up. May ultimate kasi yung NP, JB. Kaya gusto ko din gamitin tong NP kasi nga, as long as there's the vision, NP, may capability siyang mag-farm eh. Ultimate spam ka lang ng ulti, and then, yun na, makakapag-farm ka na. Pero okay, NP, kakatipi lang dito sa may bottom lane. So, it's gonna be a good timing for Knights na lumabat sa may bottom lane without the NP's presence kasi cooldown pa yung kanyang teleportation. But we'll see. Pero mukhang aabot yata si NP dito at tatagal kasi yung kasama niya eh, oy. Ako, aabot nga KJ. Good words, all slot, ginamit, Tiny, nakita, Lotus Orb doon na. Hindi siya mabigyan dito ngayon. On nga pong toss, silence, popped off, but Felixiaba will already be deleted. Yun namang ship, walang masasagasaan na nagtatakbuhan lamang yung tropahan ng Knights. There's gonna be alacrity to fall. Ego will be able to escape, pero naabutan pa. Ito nga po ngayong si XCJ. That's one down. TP out for this Brood. He can escape, but they can't contest this rush. Wala na talaga sila magagawa dito sa may rush. Ang ganda ng pagkaka-wraparound play ng Xtreme Gaming. They know na magko-contest yung Knight. So, they baited out Roshan para makaikot sila dito sa triangle ng Knights. And by that ward na ilagay ni PYW, good information yon kung asan yung hero ng Knights. And syempre, auto-TP lang itong si NP. Well, grabe. Kailangan nang tumakas doon ng Knights. It's just that hindi lang talaga nila naisalba yung tatlong nahuli. No? So, wala si Alacrity. Naging biktima doon. Mahirap noon. Core siya. Core siya. Wala siyang magagawa. Nagamit pa yung kanilang global silence, but tingnan natin kung anong gagawin ng Xtreme Gaming. They don't have that exorcism to use to up against dito sa Knights, pang-akyat ng high ground. Pero, oy, mapapabalik pa ata ito. Ako, napabalik na nga si tropa, pero natos in si DY, mga kaibigan niya. Tap muna siya dyan. Yung barko, sumagasa naman na dun sa may gagamba. Pero NP's damage na andun. Ang kaso lang, nakapag-4 staff to safety si Lacrity. Oo, buti na lang eh. Nakakuha sila ng ganong kill na without a trade for Xtreme Gaming. Kasi kung nakakuha pa ng isang kill, wala na. Tapos na to. Hirap at babasagin na ng Xtreme Gaming yung high ground. But now, ganda naman dito for Knights na depends na... Nadelay nila kahit papano ang gustong gawin ng Xtreme. But Xtreme, eh... Well, may ages pa sila. Oh, may ages pa naman sila. Pwede pa silang mag-farm. At medyo matagal pa naman yan. So, they could take their time and... Ayan, gamitin ng, at sulitin itong ages na to. Mm-hmm. Oho. And with that advantage, NP is farming, adding up dun sa lead na meron sila ngayon. 23K gold lead.
34 minutes and ganun kayaman yung Xtreme. Oo. At saka lalong-lalo na etong si NP. Si NP. Oo. So far naman, ganun din yung ginagawa. Pero tingin ko kasi, draw ranger dito, palag-palag pa tayo. Yaman din ang draw eh. Oo. Kawawa yung kun ka dito kapag nakapag-pre-hit yung draw eh. So, kaya pa to, tingin ko. Totoo. Pero yun lang iniintay nila. Kaso, good ward placement from Knights. But then again, the dagger into the pulverized. Inabot na nga po dito ngayon itong si Brood. Then that is gonna be another kill. Flyby falling from the hands of JT. JT. Eh, nakakamiss din to si JT kasi last time hindi natin masyadong napanood yung Invictus Gaming eh, no? Oo. So ngayon, nandito na siya sa Xtreme Gaming together with Paparazzi. Mm-hmm. So, speaking of which, umaakyat na sila dito nga sa may high ground, but Oscar, meron siyang blink dagger, ha? Oy. Sinong napiling maitos? That's gonna be Death Prophet, but the silence will be used. Kaso lang, masakit dito ngayon itong si DP. The BKB is already out. Nasustain siya nun ng Siphon. Tiny mauwi pa sa Static Storm and he will also fall. That is going to be 3 dead sa side ng Knights and 3 Rax for the mid lane. Oh my God, pwede pang umisa, Ate AJ. Pwedeng-pwede pa talaga. At medyo pangit lang din yung initiation na ginawa doon na itong si Tiny kasi hindi handa yung kanyang mga kasama with that fight. No. Oh no. The dagger pulverized is unstoppable mula nga dito ngayon kay PYW. Ganon din yung ginawa niya dito kay Draw Ranger and GG kaagad. Hindi man lang lumaban ng one last fight muna tayo mga kaibigan. Na, I do have the buyback. Pwedeng sabihin yun ni Draw Ranger but again, sabi nila okay. Wala naman Tiny, wala naman tayong Global Silence. Next game na lang, sobrang yaman ng kalaban natin. And I feel like much better team lang talaga yung Xtreme Gaming and they do have a really good draft up against etong ang Knights. Kun ka pick plus NP pick, solid up against Broodmother. Sobrang solid, sobrang rich. And that's our game 1. Game 2, abangan natin. Relax muna kayo dyan, magbabalik kami ni Ate Nyo KJ. Thank you.
What's up? What's up? We're now back. This is the